Yes guys, welcome back, it's me, TripNiKulas. So yon, for how many weeks? Almost 1 month, walang upload. Wala akong na-share na video sa inyo. I think ang pinakahuling na-share ko is yung 2 banger bag, which is from 5.11. But today, of course, syempre 5.11 pa din tayo kasi yun lang naman eh. Yun lang naman yung brand natin. Yung brand na gusto ko sa accessories, sa mga bag, yun lang yung gusto natin. So that's why, mag-unbox ulit tayo ng isang bagong-bago at bonggang-bonggang. Let's find out. So, ayan guys, eto na nga, nasa kamay ko na, hawak ko na yung i-unbox natin. So, of course, gaya na sinabi ko, still 5.11 siya. Wow! Pero hindi siya bag ha. Ano siya? Boonie hat. Okay. Actually, mahilig ako sa hat eh, before nagka-cup ako. But the thing is, parang nanawa ako. Kaya, nung during na nandito na ako sa Saudi, nag-decide ako na siguro parang mas maganda naman kasi before kalbo ako, so naiinitan yung alit ko, kaya pag lumalabas kami for inspection or nagkakunda kami ng mga visit, so nagahat ako. Okay, na-experience ko pa before guys, paglabas namin nakalimutan ko yung hat ko, and then after nung maghapon hanggang tanghali kami nasa field, kahit may takip ako na ano, na band paper or tiyatakpan ko ng folder yung ulo ko, humakbi yung anus ko before. Kaya ayun, since noon, nag-decide na ako na I think siguro mas maganda kung lagi na akong mag-hat. Okay? So since noon, marami na akong klaseng hat na brand na na-purchase. Nakalimutan ko na iba-iba kasi ordinary lang. Hindi naman siya ano, ang mahalaga kasi may protection siya. Ang naalala ko lang is yung true specs. Yan. Okay siya, kaya lang sa katagalan is na-fade yung color niya. Kasi before meron akong black na true specs. But after a few months, kasi sobrang init dito. So, na-fade yung black niya. So, kaya sabi ko, siguro parang hindi maganda ito. Naghanap ako ng ibang brand. Which is, ayun nga, nagkaroon ng 5.11 dito, bumili ko. So, eto na siya ngayon. 5.11 Boonie hat. So, actually ito, naano ko na ito eh. Na-check ko na kanina dun sa store. Sa pinagbilad ko, kaya hindi na siya naka-plastic kasi gusto kong check yung stitches, baka mamaya may damage, kaya ayun, binuksan ko na siya. Pero nasa bag pa rin siya. Ito siya. 5.11. Okay? Git ng bag, no? Bag pa lang, winner na. Okay? So start natin. Yan. Okay? Yan. So itong 5.11 na to, ang size niya. So guys, before we start nga pala, no, share ko lang. I-share ko sa inyo yung itsura niya sa labas, and then after ito is yung sa loob. But before, syempre, of course, ito muna tayo sa labas. Okay? Kung ano yung materials na ginamit sa kanya, kung anong meron sa kanya dito sa labas, anong meron sa kanya dito sa loob. Okay? So, let's start! So, ito yung na-purchase ko na 5.11, at ito nga pala, ang color niya is Geo7 Boonie hat. Okay, meron kasi nga tatlong color siya. Ayun, parang beige, tapos yung black at saka ito. Mas gusto ko to kasi para hindi dumihin. Kasi yung beige, dumihin siya. Of course, syempre hindi may iwasan. Pagkagamit, ilalagay natin sa kung saan. So, nagkakaroon siya ng mga marker ito. Although ganun man, hindi masyadong kita yung dun. Okay, moving on. So, yon Geo7 Boonie hat. Pakita ko sa inyo. Yan. Kita nyo. Yan, and then, tapos yung size niya is medium to large, kasi yun lang yung fit sa akin. Yung small to medium is masikip, kaya medium to large. Tapos naman yung large to XL, masyadong malaki sa akin, masyadong maliwan. Okay? So, mapapansin natin, itong sa labas pa lang, no, is meron ka agad siyang ano dito. Dalawang butas, which is ventilation, parang ganyan. Okay? Left and right siya. Dalawa. And dito, makikita natin, meron siyang name dito. Naka, tawag dito, naka-burda. Naka-embroider. Naka-embroider yung name niya dito.
So sa Tagalog kasi borda yan. So ayun. Ayan, which is 5.11. And then, dito, wala siya. Vent lang meron siya dito sa side na to. Yan. Okay. And then, makikita natin yung crown niya. So, detalyado yung tahi niya. Pakita ko lang sa inyo kung magpo-focus yung camera. Detalyado yung tahi niya. Ang ganda. Tapos, makapal pa yung tahi niya. Makapal siya. Compared sa ibang nabili ko, which is hindi siya ganun ka-pulido or ganun ka-ganda. Okay, so makikita natin talaga yung quality. So alam naman natin, basta 5.11 talagang gradient quality pa lang, diba? Pagtingin pa lang natin is makikita natin, wow, 5.11 ako man. Ang ganda niya, yun siya. So and then, papansin nyo itong trim niya dito. Itong trim niya, itong black na to. Moli ko tawagin nila to eh. But parang alam pagkakalam ko is trim to. Trim to. Anyways, moli or trim. Ito yung ano napansin ko, no? Na-divide siya into how many parts. So since 5.11 siya, chine ko, 11 parts siya na-divide. So meron siyang ito. Start natin. From here, 5.11, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos 11. Tama ba? So again, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah. Wow! So 11, siya divide siya into 11. Ewan ko kung sinadya ni 5.11 or accidente or what. Pero I think because of 5.11, so they divided into 11 parts. Okay, moving on. Makikita natin yung brim. Yung brim niya, hindi siya common na kagaya nyo sa ibang mga boonie hat, nakapantay siya. Siya hindi, parang medyo nakabagsak siya. Later on, so i-fit natin siya ha, para mas makita natin kung okay yung fit or what. So yan, medyo nakababa siya. And the good thing here is makapapansin natin, yung tahi niya dito talagang detalyado. Pulidong-pulido, wala kang makikita na overlap. Merong overlap is yung mga dugtungan lang siya. Of course, syempre naman, dinodobi nila yun. Pero from here, from simula doon sa dugtungan, from here, tas dire-diretso hanggang sa pag-ikot niya ngayon, wala kang makikita. Ang ganda, pulidong-pulido siya. And, ang isa pang okay dito is, para siyang may foam sa loob. Ang lambot niya. Para siyang may foam. Ayan. Yung brim niya, ha? And then, the good thing is, hindi siya masyadong mabigat. Napaka-light niya. Compared sa isang gamit ko before, medyo mabigat talaga siya. May weight siya. Well, hindi naman gano'ng mabigat, pero ito napaka-light niya. Okay, and then tas manitis lang siya. And yung materials na ginamit sa kanya nga pala guys, ha, before I forget, is ano, 65% polyester and 35% cotton. Yun, ginamit yung materials sa kanya. Kaya mapapansin nyo dito is parang silky siya. Pero okay naman, medyo makapal siya. Okay, so what else? Tapos na tayo dito sa trim, tapos tayo dito sa green, which is pulido siya, para siya may foam, medyo makapal. Okay siya. And yun, sa loob naman tayo. Dito naman tayo sa loob. So makikita natin, itong loob na to, yun, ito, 5.11 siya. Meron siyang tag dito, 5.11. Ayan. And then, nandito yung details, which is yung kung saan siya made. Okay, kung saan siya made. And then, nandito rin yun kung anong materials yung ginamit sa kanya. Dito ko siya nabasa. Ito siya, 5.11. Of course, and makikita natin dito, yung ito. So, yung nasa loob na to, yung pagkasuot-suot natin, yung parang naka-headband sa atin. Para rin siyang ano, may foam sa loob. Ano rin siya, makapal din siya. Hindi siya kagaya ng ibang boonie hat na ano lang siya, tela. Siya hindi. Para siyang doble, and then meron siyang parang foam sa loob. Bakit makikita niyo, then mararamdaman niyo naman, malambot siya. So, pulido rin yung pagkakaano sa kanya. Well made. Ayan, oh. Maganda, tapos malambot, tapos yung tahi niya, maganda talaga siya. Ayan, ang kapal ng tahi niya kahit sa dugtungan niya. Okay? And yun, ito yung pinakamatindi dito, yung sinasabi nila. Yan.
always be ready. Wala, sorry. Yan, always be ready. Meron si Sam. Yan. Ayun. Pwede naman palang palit ko naman siya. Yan. Always be ready. From 5.11. So, what else? Ano po bang meron sa kanya? Yan, tapos ito. Meron siyang map pocket, kung tawagin nila to. Map pocket siya. Dito nilalagay yung map, okay? Kailangan may map na ilalagay eh, no? Joke lang. So, what else yun lang? And ano pa ba ang i-share ko sa inyo? So far, yun lang. Ah, ito pala guys, no? Meron siyang lace na mahaba. Ito. Tapos yung lace niya, ano siya? Flat siya, hindi siya bilog. Tapos meron siyang pang-adjust dito. Ayan, pang-adjust. At pang-sikip. And then sa end niya, meron siyang parang beads. Parang beads. Para siguro hindi dumulas yung kamay. Para meron siyang hamukan na ganyan. Kaya ganyan. Okay? So ito, hindi naman mahaba siya yung strap niya. Okay, so nanghihintay natin. Try natin siyang i-fit. Sukat natin ha. So sa side pala yung 5.11. Sukat natin. Okay. Wow! Joke lang. So yun, ayan siya. Okay pa siya. Ikot ako ha. Charo. Ayan. Ayan siya. So okay siya. Maganda siya. Light na light lang siya. Okay. And then yung adjustment niya rito. Adjustment yung pang-adjust niya rito yung strap niya. Medyo mahaba naman siya. Ayan hanggang dito siya. Pagka ayan niyo. Ayan. Kita siya. Pagka malakas yung hangin, of course. Baka lipa rin siya. Hihipit natin kasi dito may lumakas ang hangin. Minsan pagka sandstorm, kanya kailangan natin siya. Okay siya. Tapos nandito yung 5.11. Sa side. 5.11. Okay. Ayan. Tapos sa kabilang side, side to side doon, no? Yung vent niya. Side to side doon. Dito. Kita? Tapos ito yung sa kabila. Ayan. Side to side, and then actually pwede naman natin ipaloob to eh. Kung halimbawa hindi naman masyadong mahangin, mainit lang, pwede natin ipaloob. So, tanggalin natin, luagan, tapos pasok lang natin sa loob. Tapos ayun na siya. Diba? Nice ha? Joke lang. So yun natin siya. Yan. Bukas lalabas ako, may tag pa para kunyari bago. Okay. Joke lang yun. So ayun, ayan siya. May pakita ko sa inyo. And then napakasarap niya sa ulaw, sa hanggaan niya. Tapos parang komportable. Ayun, hindi siya masyadong masikip, hindi masyadong maluag. Tama lang kasi yung laki ng ulo ko, hindi masyadong malaki. So, medium to large. Yan. Okay lang. Hindi lang siya. Hindi siya nangungulog. Okay lang. Saktong-sakto. So, yun. I think guys, that's it for today. Satisfied lang na sa inyo. Isang medyo mabilis lang ito. Mabilis nga ba? Parang tagal din natin eh. Anyways, yun guys, that's it for today. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga newly upload ko. And yun! And then, so, that's it for today. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you later. Bye! Even if you try, you wouldn't